Okay, hello kagaya. Magluto naman po tayo ngayon ng ginisang upo. Okay, Ilocano style po. Ayan, as you can see, napaputok na po natin ang ating sahog na baboy. So, yung gagamitin po nating mantika ay yun pong mismong galing sa taba ng ating sahog na baboy. Okay? So, ilalagay ko na po yung unang ilalagay, which is yun pong bawang. Okay? Iro-roast lang po natin yung bawang. At pag medyo light brown na po siya, pwede na po natin siyang ihalo doon sa ating sahog. Yan. Okay? Ganyan lang po yan. And then, pagtapos po ng bawang, ilalagay na po natin yung susunod, which is yung sibuyas. Okay. And then, haluin lang po agad yan. Okay. Pag nagigisa po ako, lagi ko po nilalagyan ng isang laurel. Dahon ng laurel kasi po pampabango po ito sa kapangtanggal ng lansa ng ating sahog. Kasi kahit pa paano meron pong lansa yan. At the same time, lalagay ko na rin po yung paminta. Okay, and then haluin lang po natin siya. And then, ilalagay na po natin yung luya. Yes, meron pong luya ang aking ginisang upo. Okay? So, medyo lulutuin lang po natin yung luya. Yan, ganyan po. And then, ipapaibabaw na po natin yung ating tomato. Okay? Then, tatakpan na po muna natin siya. Then, babalikan natin pag medyo luto na po yung ating tomato. Alright. I'll be back for the next procedure. Thank you. Alright. So, tingnan na po natin. Ayan, medyo lumambot na po ang ating kamatis. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng pampalasa. Ang pampalasa po na nilalagay ko dito ay patis. Or pwede rin naman pong bagoong. Sa susunod po na magluluto ako, papakitaan ko po kayo ng bagoong naman. Okay? So, ganyan lang pong karaming patis. Kulang-kulang po na isang sandok. And then, hihahalo na po natin siya kaagad. Para kumapit na po siya doon sa ating sahog na baboy. Okay? And then, pagkalagay po ng patis, pwede na po natin ihalo ang ating mga gulay. Sili, at saka po, yung upo. Lahat po ng ating inilahok dito na gulay ay fresh from the farm na po namin yan. Dito sa aming likod bahay. Wala pa pong masyado kasing makuha, kaya hindi po ako nagbablog tungkol doon sa harvesting. But once na dumami po yung bunga yan, magbablog po tayo para makita po ninyo kung paano po ang bukirin dito sa Amerika. Ayan, hindi na po lalagyan niya ng water kasi ang upo po ay may natural extract po yan na magsasabaw yan mamaya. Okay, I'll be back. Stay tuned. Okay. So, tingnan na po natin. Ayan. So, nakita nyo po, meron na po siyang sabaw. So, ganyan lang po lutuin ang upo, okay? Ang ginisang upo. Hindi po natin siya nang lalagyan ng water. Okay? Meron na po siyang konting sabaw. Ayan. Okay? Kasi hindi naman talaga po sinasabawan to unless po ihalo sa, kunwari, tinola, ganyan. So, ayan, luto na po, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe on my channel. Bell all and like. Okay? Bye-bye and God bless.